Yun, magandang araw. Bali, nasa part ng bandang likod na tayo. Ito yung wala pa, hindi pa napipinisingan. Bali, pinagdikit namin yung patungan namin ni Uncle Karen para hindi lipat-lipat yung scaffold. Merienda muna tayo, mga kumbate. Merienda natin ng ngayong araw, ano? Turon. Turon. Napakatamis na itong turon na itong mga kumbate. Tignan nyo. Parang punong-puno ng asukar. Asukal. Ayan. Tikman natin. Tikman natin. Oh, talaga masarap. Ayan. Kitang-kita talaga kung gaano kakinis yung gawa. Ayan o. Hindi bako-bako. At saka walang mga butas-butas. Ayan. Yung iba nasa bandang harapan. Merenda. Ayan, bababa na kami para ilipat namin dito sa bandang kabila yung ano, patungan natin. Ito naman, atras. Ayan o, kung gaano kakinis yung gawa. Bali, masinsina naming inaanuhan para yung ano natin, bintana na sliding para hindi masyadong mahirap linisan. Ayan, masinsinan yung pagkakaano namin. Bali, ito yung poste, mga kumbate. Ayan. Pipinisingan din namin to. Bandang dito. Ayan, tinanggal lang namin yung bubong sa bandang dito. Bali, tapos na. Yun na lang sa bandang harapan, yung inano ni Uncle Karen. Ay, napaka ano na tong bahay na to, mga kumbate, napakatibay. Mapapansin niyo yung mga ginamit na mga materials dito, ayan oh. Yung gird nila, yung girder nila. Ano? 1.5 na angle bar. Tsaka yung ano nila, mga with member nila, mga 1x1. Tapos yung ano ginawa nilang trusses, ayan oh. Yung sipar lens na GI. Galvanize. Para matibay. Ayan yung sinasabi ko, mga kumbate, na pag mga gantong mga bahay, maliliit lang, wag nyo hong ipapa tuhog ng sagrad or palalagyan ng sagrad, kasi yan yung magiging cause, ayan o, lundo. Ayan. Sabi, mga kumbate, sa mga project ko, yung mga katulad nito, hindi kami naglalagay ng sagrad. Kasi pag nilagyan namin ng sagrad, dyan magkukos yung lundo. Kasi nga, tinuhog mo na siya. Ayan, may lamat na. Kumbaga, may lamat na yung ano. May lamat na yung ano, parlins. Hindi na siya mapwersa. Ayan. Ayan, mapansin yung mga kumbate, lumundo yan. Oh. May part na yan. Pero madali lang naman yan ayusin kung ano. Maraming paraan dyan sa pag-ano na yan. Ayan, sa mga proyekta namin, maganda lang yung gamitin yung sagrad, mga kumbate, kung malalaking ano na, malalaking parlins yung ikakabit, kagaya ng mga building na 2x6, yung laki 2x5, 2x6, kagaya na ito, mga kumbate, ito, kagaya na itong parlins na to, ito 2x6 to, mga kumbate, oh, mapapansin nyo to, ito, ito yung mga ginagamit namin dati sa may Nihon Weld pa ako nagtatrabaho dun sa may ano, Valenzuela, lugar ng Valenzuela, ganito yung mga parlins namin dito dun, mga kumbate. Ito yung kagaya nito, ganito kalalaking parlins. Ito, pwedeng-pwede itong tuhugin ng sagrad. Pero pag mga kagaya nito, mga 2x3 lang. Ito, 2x3. Hindi namin yung tinutuhog ng sagrad, mga kumbate. Ayan, kalaman lang. Kaya namin dito yung tuhog yan kasi nga lumulundo yan. Pag ito, tinuhog mo to ng sagrad, ito, baliwala lang yan, mga kumbate. Ayan, kagaya nyan, mga kumbate, maliliit lang naman yung espasyo. Ayan, hindi na dapat namin yan sa amin, para sa amin, yung paggagawa namin, hindi namin yan tinutuhog.
Ayan. Marami-rami na tayong proyekto na mga katulad nito mga kumbati na ano, hindi namin talaga tinutuhog yan. Pero pag binigyan tayo ng opportunity na magawa tayo ng malalaking mga project or mga kontratang malalaki na kagaya na ito yung mga ano natin, kagaya na ito yung mga parlins natin, talaga tutuhugin natin to. Basta mga ang sukat ng parlins 2x6, ayan. Pero pag mga agaya na ito mga kumbati na 2x3, hindi namin yan tinutuhog. Hindi ko naman sinasabi na walang hindi nakakatulong yung sagrad. Para sa akin mga kumbati, nakakatulong yan. Pero pag mga ganto lang, mga gantong klase ng mga 2x3, hindi namin yan tinutuhog. Mas mabisang lagyan nyo na lang ng ano, ng baling nyan, kanyan, kagaya nyan, na stand, para hindi lumiyad yung parlins kung sakaling barinahan ng tix-crow. Ayan. Pero pagkagaya nyan, nalagyan ng sagrad, dyan nagkukus talaga yung lundo. And so hanggang dun lang muna mga kumbati. Maraming salamat.